Abby Ai. Welcome to my video vlog. Let's break ignorance. Before, hello mga OFW or mga tourists in Hong Kong. So, magte-taste test tayo. If it's worth it na bumili ng ganitong mga pasalubong. Mura siya, pero if it's, is it worth it na bumili ng ganito? Ma-appreciate ba ng mga bata? So, ako as a person na mahilig umabang ng mga package ng mga ate ko noon sa Korea. So, ito yung mga candies na i-judge natin, i-taste test natin. Mga mura dito sa Hong Kong. So, titignan nyo kung sasabihin ko kung masarap na bilhin dito sa Hong Kong at worth it na ipasalubong sa mga bata. Baka mamaya hindi rin nila ma-appreciate or itatapon lang nila, sayang. So, or healthy pa siya. Hindi naman healthy ang mga candies eh. Basta hindi masarap. Alam ko yung gusto ng mga bata kasi naging bata din ako. So, ito. Number one is, chan! Burger candy. Parang kochi. Burger jelly. Okay lang. Hindi masyadong masarap na masarap. Pero kochi din. Mas mura sa atin, di ba, ganito. Nabibili lang to sa black market eh. Rate ko dito. Ang rate ko dito is, nung una ko kasi natikman to is, hanggang 5 stars. So, this is, I think, 3 stars. Kasi, mas marami siyang sugar, di ba? Made of sugar to. At, hindi siya ganun kasarap. Mas, parang, ganun din, ordinaryo din, parang yung nabibili din sa black market. Next is ito. Mumurahing candy. Na chocolate. Magkakaiba yung cellophane niya. Magkakaiba siguro din yung flavor niya. Okay yung pero mamantiga. Mas masarap pa yung mga egg natin or yung coin na chocolate. Pero okay lang. Parang more on kakao to. Mas marami siyang kakao kaysa sugar. Mas okay na yun. Mamantika kasi. I'll give it 2.5 average. Sapat lang kasi mumurahin siya. So, mumurahin din ang lasa. Pero bakit yung mga gold coin na chocolate? Mas masarap pa yun. Siguro mas marami lang itong kakao kaysa milk at sugar. Ito naman, murahing candy number 3. Masarap siya, malinis siya kasi solid yung lagayan niya. Kuwet talaga, nakasil talaga, hindi papasukan ng mikrobyo. So, marami siyang flavors, mga fruits. At malinis siya tignan. At ito, hindi practical para sa mga taga-baba na ipapunos kasi tutunan ko ang chocolate. Ito ang mas practical na padala nyo kasi hindi natutunan mga candy. At matutunan yung mga bata kasi burger. Ito ba? May iba bang flavor? Milky creamy feeling. Iba pala yung flavor niya. Ito. Flavored cream filling. Milky cream filling. Ito. Tropical fruit flavored cream filling. Milky cream filling. Ito po. Is it worth it na bilhin? No for taga-baba kasi natutunaw ang chocolate. Natutunaw ang chocolate kasi na lahat ng kapilala ko na nag-travel from babae, natutunaw yung chocolate. But, kung uwi, mas magandang i-hand carry pag-uwi. Ito, may ano siya, parang rice. Parang siyang may crunchy. Hindi ko alam kung anong naman nata sa crunchy siya. Parang rice pops. Pero ito,
sobrang mantika, lasang-lasang mantika niya. Buti na lang may crunchy-crunchy siya sa loob. At least naiba yung lasa niya, kasi nakakasuyak. Tsaka nakakapimple. Sa akin, napipimple lang kung makala ko. Para sa akin. This is 1 over 5 kasi mas mahal ito. Kaysa sa una kong ano, at least magkakaiba yung flavor. Diba? May difference. Ito, buong plastic container. Hindi isang flavor at sobrang mantika. Mas gusto ko pa yung chocolate natin sa Pilipinas na egg-egg. Yung itdog-itdog. Na ano, mas okay pa yun sa akin kaysa yung ito kasi sobrang lasang-lasa yung mantika niya. So, sa akin, don't buy this. It's not worth it. Kawawa yung mga bata or yung mga teenager na mga anak magkakapimple pa. Sobrang mantika. And it's not good. Next is ito. Para siyang tutti-frutti. Eh, mura lang naman ang ganito sa atin eh. Hindi mo na kailangang bilhin to. Kasi hindi rin nila ma-appreciate. Parang nasa Pinas lang dito. Hindi nila ma-appreciate kasi parang nasa palengke lang. Ang alam ng mga yan is Kit, ang KitKat, Toblerone, Snickers. Pero itong candy na to, it's not worth it to buy. It's mura. Tapos natutunaw din siya, it's not good for package sa mga taga-baba. Okay lang sa amin na taga-Baguio dahil, you know, at least hindi siya ganun lalambot. Lahat pa naman ng mga chocolate namin is buko, hindi natunaw, most. Pero yung mga kakilala ko na taga-date na taga-baba is natunaw talaga yung chocolate. Ang pangit na kahit inip mo, na-deform na. Ito naman, ito ganito. I don't like this because natutunaw na nga siya pag nasa mainit, kagaya ng ibang candy, natunaw na. And then, mahirap pa siyang mabuksan kasi nag-sticky-sticky na siya pag natunaw, di ba? Na-deform na siya. Tsaka, madali siyang pasukan ng mikrobyo. Yeah, it's like tutti-frutti talaga. So, tapos sobrang kami. Feeling ko babarato sa Tams, ay sa butas ng bibig nila. Kasi sobrang tamis. Sobra. So, a recommendation to is, most of the cheap candies na pinakita ko is not worth it. Di man lang sila nabagpas sa average. Siguro sa para sa kapitbahay. Pwede yan. Pero, for me, sa mga cold weather na like Baguio, taga-Baguio, maganda tong mga pasalubong na to. Kasi lahat ina-appreciate. Alam mo naman, taga-provincia. Na-appreciate nila lahat ng naibibigay. Pero sa, dahil, anong madalang ka makakuha ng ganun? Pero kung regular ka na, parang hindi mo na na-appreciate ito. Tsaka marapit ka na sa sentro. Marami ka nakikita ng ganitong candies. So, this one is the most I recommend. Para sa mga taga-baba. Kasi hindi siya natutunaw and it's fun for the kids. Paglalaruan nila yung burger. Kaya lang, nabasa ko na ang sugar level nito. 350 calories. Basta itong burger snacks is the most I recommend because napapaglaruan ng mga bata. Mag-enjoy sila. Pero it's not good for 2 years old below kasi hindi pa sila marunong mag-uya. And baka ma-choke pa sila nito kasi mahirap matunaw. And then, second I recommend is maybe this one because it's clean. Marami siyang foods, flavors, at okay lang kung matunaw man siya, at least close pa rin siya. Hindi siya papasukan ng germs. Unlike ito, na papel lang siya. Madali siyang pasukan. Tapos pag nag-melt pa, napaka-messy. Tignan mo, napaka-lambot. Napaka-messy pag kumalat. Kaya nga, sinukot ko na ganito eh. So, this one guys, the Orient, I don't recommend. Because, siya na nga yung medyo angat ang presyo. Tapos, sobrang mantika. Lasang-lasa yung mantika. I don't like it. So, yun guys. So, yung ibang candies na is don't try na ipackage kasi matutunaw, don't try tapos ilagay niyo pa sa mga damit maano pa ng mga ads tapos mas maig ito hindi na siya natutunaw, plus napapaglaruan pa ng mga bata, it's fun to play with tapos di ba, malinis pa siya matunaw man siya, tapos nakapak pa rin parang ito nakapak pa rin ito rin okay din siya, parang second option na lang, parang for neighborhood. Para
lang sana nagaanan ni close friend. Na okay lang to. Kaya lang yun, ganito lang din ang love niya. Pag nagunaw, ha? Pero pag taga-Baguio, okay lang to. Carry lang. Tsaka pag probinsya, na-appreciate nila to. Pero huwag naman yung mamantika. And then yun, mas worth it pa din yung mga pag taga-sentro kayo, yung mga anak niyo sanay na sa sentro, malapit kayo sa mga groceries. Mas ma-appreciate nila sneakers, Toblerone, mga US product M&Ms kaysa ito na mga cheapskate lang na nabibili sa dispensaries. Okay lang naman to for extra ano lang, pang pa-games, pang giveaway sa mga bata. Pero I don't recommend it. I recommend these candies pero not super recommend. Unless sobrang tipid, sobrang hirap ng buhay, napaka-unpractical na bumili ng Toblerone, M&Ms, I understand. So kami ay break ignorance, tinikmat ko na para sa inyo. So, alam nyo na kung anong bibili, mga kabiyay. So, that's all. Sana may natutunan kayo or na-break ko man lang yung kakaunting ignorance. So, if you like this video, please like or share or subscribe or click the notification below para lagi kang updated sa aking mga videos. And comment down below kung anong mga request nyo, kung anong gusto nyo matutunan, kung gusto kong tanungin sa akin. So, that's all and thank you for watching. Bye!